Hello mga kasigi! Welcome po sa Caring Team Channel. At para sa araw na ito, meron po akong inihanda na interesting, very informative, at helpful na topics para sa inyo. Tatalakayin natin ang tungkol sa ating mga palapulsuhan o palsay, saan-saan natin matatagpuan ang ating mga pulso. At gayon din po, tatalakayin natin ang tungkol naman sa ating mga kaugatan. Yan, doon tayo sa kaugatan. Na matatagpuan naman sa ating buong katawan. At gayon din po, magbibigay po ako ng konting kaalaman tungkol sa first aid para po sakaling may pagdurugo tayong mararanasan o ma-engage tayo sa isang aksidente para alam na po, alam niyo po kung paano o ano ang inyong gagawin upang maampat ang pagdurugong mangyayari. Ayan po. Kung kayo po ay interesado ng malaman ang kung ano-ano ang mga ito, ay i-like nyo na po ang ating videos. Para sa bago nating viewers, mag-subscribe po kayo sa ating channel. Press ang bell button upang gayon ay lagi kayong update sa ating mga videos na ipapalabas. Ayan. Gusto nyo na po bang malaman? Okay, magsimula na po tayo. Ito naman po ang maaari natin gawin upang malunasan ang isang bleeding na sanhi ng isang aksidente o ng isang pagkahiwa. Una po, disinfect muna natin ang ating mga kamay. Kung available, kung meron po kayong dalang gloves, magsuot ng gloves. Kung available po ang tubig sa area na iyo, maghugas muna tayo ng kamay. O hindi naman po ay kahit mag-alcohol na lang po upang sa ganon, maiwasan natin na magdulot naman ang infection sa sugat ng isang tao. Sumunod po, ay tignan natin kung saan parte siya nasugatan. Kung siya po ay na kung ang sugat ay nababalutan ng isang tela, punitin po natin ang telang ito upang sa ganun mas makita natin kung gaano kalaki ang sugat na inyong lulunasan o ang pagdurugo na nangyayari. Halimbawa naman po, ang pagdurugo ay dahil lamang po sa ito po ay nagasgas lamang at wala pong hiwang malalim na sugat na nangyari, kumuha po muna tayo ng malinis na tela na siyang ipanlalapat natin sa sugat. Diinan po natin hanggang 5 to 10 minutes hanggang sa tumigil na po ang pagdurugo. Once na tumigil na po ang pagdurugo, tsaka na po natin linisin ang sugat. Gumamit po tayo ng betadine solution upang sa ganon, malinis ang sugat. Kung available naman po ang oxygen peroxide ay mas maigi po upang sa ganon mas lalong matanggal ang mga duming kumapit sa sugat ng isang tao. Kung napansin naman po natin ang pagdurugong nangyayari ay umaagos, ibig pong sabihin nito tinamaan niya si veins, ang ating veins naman ang tinamaan nito. Ang gawin po natin, kumuha po tayo ng malinis na tela, ilapat po natin direkta sa sugat ng isang tao. Diinan po natin, lagyan natin ng pressure upang sa ganon ay mas lalong mas mapabilis ang pag-ampat ng dugo. 5 to 10 minutes po habang ginagawa po natin ang paunang lunas, tumawag po tayo sa emergency hotline at pagpatuloy pa rin po ang pagbibigay ng first aid habang hinihintay naman po ang ating rescuer. Kung ang pagdurugo naman pong nangyayari ay sumisirit, ibig sabihin po nito, tinamaan niya ang ating artery. Gawin po natin, humana po tayo ng panali o tourniquet na siyang itatalin natin sa parting itaas ng sugat. Upang sa ganun, maiwasan muna pansamantalang pagdaloy ng dugo habang nilalapatan natin ng malinis na tela ang sugat ng isang tao. Gamitin po natin ang ating heel na parte ng ating palad. Dito po ang heel kasi ito po ang pinakamatigas na parte ng ating palad. Diinan po natin, lagyan natin ng pressure at habang ginagawa po natin yon, tanggalin naman po natin ang tourniquet o ang tali na ginawa natin upang sa ganun naman, dumaloy naman po ang dugo sa ibang parte na hindi nasugatan. Habang nilalapatan po natin ng paunang lunas ang isang taong na aksidente,
kausapin po natin siya kung maaari na kumalma o i-relax ang kanyang sarili upang sa ganun ay mas makakatulong po ito upang maampat ang pagdurugong nangyayari sa kanya. Kumalma at mag-deep breathing exercise upang sa ganun kumalma din ang kanyang puso na siyang naglalabas, nagpa-pump ng dugo. Ayan. At kung halimbawa naman po, kung ang parting nasugatan ay nasa parting ibaba ng ating katawan, kung kaya po natin siyang i-elevate o itaas ang parting ito na mas mataas sa ating puso, ihiga po natin siya, itaas ang parting nasugatan na mas mataas sa ating puso, ay mas maigi po habang nilalapatan natin siya ng paunang lunas. Dahil nakakatulong po ito upang sa ganun, ang dugo ay hindi na gaanong aakyat o hindi na gaanong dadaloy sa parting nasugatan. Halimbawa naman po, siya po ay nasugatan, ang kanyang braso, kamay, ang nasugatan, itaas naman po din natin, itaas natin siya ng ganyan. Mas mataas sa ating puso habang binibigyan natin ng pressure ang parting nasugatan. Kung parting sa ulo naman po, iupo po natin siya. Ayan, yan po ang mga first aid na maaari natin gawin. Okay, dito naman po tayo sa klase ng sugat na nasanhi ng pagdurugo. May dalawang klase po ng sugat. Andito po ang open wounds at ang closed wounds. Para po sa open wounds, na andito po ang tinatawag nating abrasion. Abrasion o gasgas. Gasgas ay pagkiskis ng ating balat sa isang magaspang na bagay na maaaring magdulot din sa atin ng pagdurugo. Madaling maampat po ang pagdurugo na sanhi lamang ng gasgas. Bigyan po natin ng konting pressure, mabigyan tayo ng konting pressure sa parting nasugatan. At once na maampat na po ang pagdurugo, maaaring na po natin siyang linisin at saka gumamit po tayo ng antiseptic, no, pang para nung sa, at saka kung meron kayong antibacterial cream, maaaring nyo pong i-apply sa abrasion o gasgas. Meron naman po at tinatawag na incision o pagkahiwa. Pagkahiwa ng ating balat na sanhi na isang matalas na bagay. Maaaring ito po ay blade, kutsilyo, o salamin. Ibig sabihin, ang hiwa po nito ay maganda o diretso. Kasunod naman po ang tinatawag nating laceration. Ang laceration naman po ay pagkahiwa din ng ating balat. Ngunit ang bagay na nakahiwa sa ating balat ay may mapurol. Ibig sabihin, may konting gasgas siya bago siya nahiwa. Ang kasunod naman po ay ang puncture. Ang puncture ay pagkatusok sa isang maliit at matulis na bagay. Halimbawa po nito ay nail, pako, o kaya naman po ay needle, o kaya karayom. Karayom, at saka pardible, or aspile, or anything na pointed na bagay, ngunit maliit lamang. At ang kasunod naman po nito ay ang penetration. Ang penetration po ay pagkatusok ng ating katawan sa isang mahaba naman po, mahabang bagay. Halimbawa, kutsilyo or isang bagay na matulis ngunit mahaba. Once na kayo po ay natusok ng isang bagay na mahaba under ng penetration, huwag niyo pong tatanggalin ang bagay na nakatusok sa katawan niyo dahil once po na tinanggal niyo na maaaring magdulot naman po ng pagdurugo sa inyo. Kayo po ay natusok ng bagay na mahaba, tumawag po kayo sa emergency hotline at saka po maaari kayong magtanong kung ano pong maaari nyong gawin habang hinihintay nyo po ang rescuer na dumating. Kung hindi nyo po alam kung paano ang pag-first aid para sa bagay na ito, tumawag na lang po kayo sa isang emergency hotline. Dahil ang bagay na ganito na sanhin ang pagkatusok na mahabang bagay, ay minsan sinusukat pa ng doktor
kung gaano kalalim ang sugat na sanhin ng bagay na ito at kung ano pang parte ng ating katawan na maaaring tinamaan. Kaya hindi wag muna natin tatanggalin. Hintayin po natin ang rescuer. Bahala na po sila kung ano po ang mas may nakakaalam sa mga bagay na ganito. Kasunod naman po ang tinatawag na abortion or ang pagkatuklap naman ng ating balat. No? Natuklap ang ating balat at nakita na ang ating kalamnan. Nasanhin ng isang aksidente or bagay na nahulog sa ating katawan, nasanhin ang pagkatuklap ng ating balat. Sumunod naman po ang pinakahuli ay ang tinatawag na amputation. Amputation ay ang pagkaputol ng isang parte ng ating katawan. Maaring sanhi po ito ng isang aksidente o ng isang sakit naman po na nagdulot sa na umabot na sa pagkaputol ng ating katawan. Ayan po. Sana po ay may natutunan kayo para sa topic na ito tungkol sa open wounds. At dito naman tayo sa close wounds. Ang under naman ng close wounds ay ang pasa. Ang pasa po ay maaaring sanhin ng isang sakit or isang aksidente lang na pagkabangga ng ating katawan sa isang matigas na bagay. Ang pasa po ay maaaring kulay red to bluish ang kanyang kulay. Ang pasa ay maaaring nating lapatan ng isang cold compress muna. Lapatan natin cold compress para naman po sa pananakit. Mas nawala na po ang pananakit nito, maaari po tayong gumamit ng hot water bag o warm compress naman upang sa ganun ay lumambot naman ang parting namaga. Ayan. Pero ang isang klase po ng pasa na sanhi naman ng isang sakit, ang pasa po nito ay sadyang malalaki. At maaaring hindi lang sa isang parte ng ating katawan ito mayroon, maaaring sa iba pang parte mayroon kung ang pasa ay sanhi naman ng isang sakit. Mas makakaigi po mga kasigi na lunasan muna natin o lapatan natin ng paunang lunas ang pagdurugong nangyayari sa isang tao kaysa po na itakbo na natin siya agad sa ospital na maaari pong magdulot ng pagkaubos ng kanyang dugo. Kung saan po natin siya natagpuan, doon po natin siya lapatan ng first aid at tumawag po tayo sa emergency hotline at magtanong tayo kung ano pang maaaring natin gawin na malunasan ang pagdurugong nangyayari. Okay, ayan po. Sana po may maganda po akong topics na may magandang kaalaman akong na-share sa araw na ito. Marami pong salamat sa panonood at hanggang sa muli po. Marami pong salamat.